sobrang liblib talaga. Ito na yata yung pinakaliblib sa lahat na napuntahan namin. Ano, kaya pa? Ito yung isa sa mga lugar na gustong-gusto namin noon pa na mapuntahan, ngunit ngayon lamang kami nagkaroon ng pagkakataon. Ha? Kaya pa? Malapit na daw dito yung dagat na sinasabi. O, didiretso na tayo. Ano, sakay ka na? Hindi. Lalakad ka pa rin? Oo. Sige. Ayan, makita nyo naman sa daan. Ayan, tinan nyo. Parang wala ng mga bahay. Andito kami ngayon sa isang barangay na hindi pa namin ito nararating noon pa. At nagulat kami kasi napakaganda na pa ng kalsada dito noon, kasi mga time na po gusto namin pumunta dito ay talagang putik pa daw ito at hindi nakakapasok ang sasakyan. Ngayon na nandito na kami, ay salamat at narating na din namin itong barangay na ito. So marami kami dito nakita ngayon na halos mga sira-sira na bahay, pero di namin sure kung may nakatira. At ng aming pagmasdan na lugar na ito ay parabang pakiramdam namin ay bumalik kami sa panahon noon, dahil halos lahat talaga ng bahay dito ay pare-parehas na ganito ang pagkakayari. So punta natin para makita nyo rin itong mga tahanan dito. Di namin expect na ganito pala yung lugar na ito, kasi sa tinagal-tagal namin dito sa Kapalongga, noon pa nung may mga kasamahan pa kami dito, ito na yung plano namin puntahan noon, kaso binawalan kami ng mga tao kasi mga nakamotor kami, hindi doon namin kakayanin dahil nga sa putik. Pero ngayon, sabi ko, mainit, hindi ko in-expect. Sabi ko, kung maputik man, at least tuyo naman siguro kasi maaraw. Pero hindi ko in-expect na simentado na pala, ang galing talaga ng government. So salamat, pabor din niya sa mga tao dito. Kagaya na lang nito, ayan, may nakatera daw dito pero wala dito ngayon. Tignan niyo yung bahay nila, oh grabe. Ayan oh, may munting kusina sila dito, tapos ito. Tapos yung likod nila dito, ayan, sira-sira na din. Tapos ayun, may nakita pa akong bahay dun sa taas. Ayun naman daw yung ospital. So kinakailangan mo paggamot sa Manila, hindi daw yata kaya dito yung sakit. So lumapit siguro sila sa government para madala sa Manila, ganun. Grabe, unang barangay pa lang itong pinuntahan namin, at marami pa ditong barangay na pwedeng mapuntahan. Kagaya nito, may bahay din dito maliit. Ayan oh. So andito tayo ngayon para mag-scout, para mahanap ulit tayo na deserving na matulungan. At dito nga ay sobrang natuwa ako na makita ko ang mga kabataan na ito na naglalaro ng ganito, dahil sa panahon ngayon ay bihirang-bihira ka na makakita ng mga bata na ganito. So ngayon nakakatuwa kasi ang daming mga tao dito na kahit wala silang signal eh napapanood nila yung mga vlogs natin dito. At andun nga sila lahat, eh makita nyo, hindi yata masyado nang kita. Pero ngayon may pupuntahan kaming coastal na sinasabi nila. Since andito na rin lang naman tayo, nag-scout na din tayo, pupuntahan na natin doon para nang sa ganun eh makita natin, kasi ang dami daw bahay doon at marami din talagang naghihirap na tao. Kaya mali natin, may matulungan tayo doon at pwede din tayo magpa-feeding program kung sakali doon, kung talagang maganda yung lugar. So ngayon nakaready na kami para pumunta doon. Sikat pala dito si Tatay Pilomino. Sakalang pala si Tatay. Nakita mo yung ang daming nanonood kay Tatay Pilomino dito. Talagang kilalang kilala siya dito ng mga tao, sinuportahan, sinubaybayan siya. So grabe itong napuntahan namin ngayon, talagang grabe yung daan. Doon sa Abungad, maganda pa, pero dito talagang grabe. Ito, makikita nyo to, kala nyo lang pantayan, pero sobrang pababayan. Marami na kami kanina na daanan na ganito, at bumaba lang kami kasi si Commander nga, kinakailangan niyang maglakad kasi natakot siyang sumakay sa ganitong klase ng daan. Ayan, makita nyo. Yun, nandun siya, sa dulo. At may mga nagsasabi nga na may nakasalubong kami na lahat doon narating namin, sabi namin. Eh, ngayon pa lang kasi kami makakarating dito sa lugar na to. At sila nga nagsabi na maraming nga doon talagang kabahayan malapit doon sa dagat. Kaya tara, punta na tayo. Ano, kaya pa? Ha? Kaya pa? Malapit na daw dito yung dagat na sinasabi. O, didiretso na tayo. Ano, sakay ka na? Hindi. Lalakad ka pa rin? Oo. Sige. Tara, diretso na tayo. Medyo delikado lang talaga yung daan dito. Grabe, may dalawa kasing daan dito. May daan doon, tapos may daan din dito. So hindi namin alam kung saan dito yung dadaanan namin, pero didiretso na lang siguro namin ito. Medyo malayo na itong nararating namin. Siguro may halos 40 minutes kami nagbabiyahe dito ngayon. At talagang halos
liblib, sobrang liblib talaga. Ito na yata ang pinakaliblib sa lahat na napuntahan namin. Ayan, makita nyo naman sa daan. Ayan, tinan nyo. Oh, parang wala ng mga bahay. Tara. Pero pangahawakan natin yung sinabi nila na sa dulo daw nito ay maraming bahay. Kaya tara, tuloy lang natin, biyahe tayo. May dalawa na naman daan. Ayan, meron dito, meron dito. San si Rance dumaan dun? Sa kabila? Dito sa kanan? Okay, tara dito tayo sa kanan. Si Rupin? So, andito na kami. Siguro ito na yung kabahayan na sinasabi nila dito. Meron dito na bumungad sa amin. Ayan, sirang bahay. Tapos dito eh, the rest okay naman, mga simentado naman yung iba. Pero may maliliit din na bahay kagaya nun. Parte dun sa kabila. Yan dyan. May mga edaan kasi na iba, no? Daming kalsada. May mga kalsada siya na dalawahan. So di mo malilito ka kung saan ka dadaan dun. Di mo alam kung alin dadaanan mo. Tanong tayo sa bungad. Ha? Tanong tayo sa bungad. Dapat pala nagtanong tayo dun sa bungad kung saan dito yung ano, yung talagang kabahayan, ano. Kasi may, hindi naman namin expect na may dala-dalawang daan dito. Diretso lang buong malaki. Sabi kasi kanina dire-diretso lang, pero dinasabi na may mga ganito pala. Grabe. Liblib ito neto, pinaka-liblib sa lahat ng pinuntahan natin, ano? Ano? Ito na. Kasi doon kala Abdul eh kahit pa paano maiksi lang yung liblib doon. Tay, magandang araw po. Ito, dito si Tatay, may tao pala. Tay, ito na ba yung pinakang kabahayan dito, Tay? Sa barangay ninyo? O may mga susunod pa dito na may mga kabahayan? Hindi, hindi ko kaya. Wala, ito na huli. Ito na ang huli. Oh, ito na palang pinakahuli. So, ang ito na ang huli na bahay. Mga bahay doon, meron na doon. Ay, yung nasa bungad yun na yung una. Tapos ito na yung pinakandulo. Oh. Okay. Ay, mga... Proctress. Ah, okay. So, mga ano kami tayo, mga charity vlogger po kami na tumutulong sa mga kababayan natin. Eh, nakita, naghahanap kami ng pwedeng matulungan. Eh, kaya napadpad kami dito. Galing kami dun sa taas, yung... Sa Tondo. Oo, tapos sabi nila, mayroong Prok 1. At sabi nga po, eh, dito daw ay yung kostal. May mga kabahayan pa daw po dito. Kaya napunta kami. Ito na nga ang pinakamata. Pero dito nung may mga bahay pa ito dito kung gano'n. Opo. Doon po marami. Marami po doon kaysa dito. Okay. So, balik tayo doon, doon tayo magtingin. Kasi dito sila ko tatay, parang ano naman, okay naman yung ano nila dito. Okay. Kahit dyan, okay din naman dyan. Ah, okay din. Mga ganito rin po. Ano ito tayo, mga sarili-sarili yung lupa po ito? Mga ito. Nakikisaka lang kayo. Ayos na ng bahay ko. Yung may pula. Grabe. Ay pula? May green po yung may green. Ang daan yan? Dito kayo lang yung motor, hindi makakalusot. Hindi na makakalusot, pero kalabaka po ang daan nun. Oo, yung daan dito, kalabaka na yun. Ay, ayun pala yung mga kaya pala may dalawa-dalawa na daan yung kabila pa punta ng Kalabaka yun. Ang tawag dun? Las Vegas? Ay, yun, doon alas doon labas. Ah, doon ang labas nun. Pero hindi kasi ang motor tayo, no? Yung pinapalikuan, yung bumaliligo. Okay. At umalis na rin nga kami ng mga oras na ito, ngunit hindi namin naasahan na magkakaroon kami dito ng aberya. Ano, hanap tayo ng ano? So, andito kami sa gasolinahan na iwan si Rance kasi nawalan siya ng gas. Sobrang liit kasi ng capacity nung ano niya nung lagayan ng gasolina. Kaya nauubusan agad. 150 lang full tank agad yung motor niya. So ngayon, naiwan siya dun sa sulok pa. Sa, nasa looban pa siya, manghihingi tayo dito na lagayan kung makakahingi tayo para pabili ng gasolina. Okay na po. Salamat po. Salamat po. Pabalik na lang po namin natin. Pabalik ha? Opo, opo. Pabalik po namin. So tara. Punta na tayo kay Rance. Na lang, pinahiram tayo ng lagayan. Pero kailangan ibalik natin ito kasi ginagamit din nila ito dito. O, kumandir, waka mo. Wawa si Rance, naiwan. Ayun yung iniisip namin kanina kasi medyo may kalayuan talaga yung pinuntahan namin. Kaya sabi ko, baka maupusan si Rance ng gasolina. Ayun yung kinakatakot namin. Buti na nga lang, medyo nakalabas na kami dun sa talagang sulok na rough road na yun. At dito na sa medyo bungad siya na wala ng gasolina. At mabuti na lang din, may gasolinahan dito nag-iisa na pwedeng mabilan ng gasolina. Kapag may mga ganitong emergency. Kaya tara, balik na tayo dun.
Kung minsan ay may mga pagkakataon talaga na hindi natin inaasahan ng mga nangyayari na ganito, pero ito yung isa sa nagpapatibay lalo sa amin at hindi namin nakakalimutan ang mga ganitong klase ng pagkakataon.